Jesus, laman ng mga aklat ng mga propeta ang mga pangitain ukol sa kahihinatnan ng bansang Israel. Paulit-ulit sa kanilang mahabang kasaysayan, nagbigay ng mga babala ang Panginoon sa mga Hudyo sa pamamagitan ng mga propesiyang napakalagim, ngunit hindi pinakinggan o pinaniwalaan. Mahalagang malaman na noong panahon ng mga propeta, ang kaharian ng Israel ay isa sa pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Sa lengguwahe natin ngayon, isa itong superpower. Pinamunuan ito ng mga makikisig at matagumpay na hari tulad ni King David na namuno noong karurukrurukan ng kalakasan at kapangyarihan ng Israel. Si David ay sinundan bilang hari ng kanyang anak na si Solomon, na kinilala naman sa kanyang angking karunungan. Si Solomon ang itinalaga ng Panginoon upang itayo ang templo sa Jerusalem, ang nagsilbing sentro ng buhay, politika at pananampalataya ng mga Hudyo noong mga panahong iyon. Ubod ng ganda raw at rangya ng tinatawag na templo ni Solomon, dahil ayon sa Biblia, mismong ang Panginoon ang nagdisenyo at naging arkitekto nito. Kaya naman itinuring itong tunay na tahanan ng Diyos at naging sentro ng pagsamba, kabuhayan at pamahalaan ng Israel. That temple was a symbol that they were indeed the chosen people of God. And therefore, they protected that temple, no? They offered their lives to defend that temple. Ganoon na lamang ang pagmamalaki ng mga Hudyo sa kanilang templo at sariling kapangyarihan na di nila pinakinggan ang panawagan ng Diyos na manalig lamang sa Kanya at di sa sarili nilang lakas. Sa mga aklat ng mga propetang sina Jeremiah, Daniel, Ezekiel, pati na sina Zephaniah, Habakkuk at Nahum, ilang ulit nagbabala ang mga sugo ng Diyos sa malagim na kahihinatnan ng Israel bilang isang bansa dahil sa kanilang pagbibingi-bingihan. Si Jeremiah, na isa sa pinakamasugid na propeta ngunit pinakakinamuhian, ay walang humpay na nagbigay ng malalagim na babala na sila'y mamamatay sa labanan, sa gutom at salot. Masisindak ang lahat ng bansa sa kanilang sasakyan. Laman din ang aklat ng propetang si Ezekiel, ang isa sa makabaligtad sikmurang parusang sasapitin ng mga Hudyo, kung saan binalaan niyang darating ang panahon, nakakainin ng mga magulang ang kanilang mga sariling anak at ng mga anak ang kanilang mga sariling magulang, at paparusahan ng mga Hudyo at ang matirang buhay ay pangangalatin sa lahat ng tao. Kung babasahin mo Biblia, Father, no? Tila napakalupit ng pinagdaanan ng kanya mga piling lahi, no? Bakit sila pinarusahan ng husto ng Panginoon? Hindi ang Diyos ang nagnasa ng kanilang pagdurusa. Hindi kalooban ng Diyos na magdusa ang kanyang lipi. Nagdusa sila dahil sa kasalanan nila mismo at kasalanan at kasakiman ng mga empires sa kanilang paligid. No? And therefore, we suffer not because God wants us to suffer. Our suffering very often is due to our own sinfulness. Saksi ang kasaysayan sa naging katuparan ng mga propesiyang isinulat daan-daang taon bago ang kanilang kaganapan. Mula nang tumapak ang mga Hudyo sa Promised Land, walang humpay ang kanilang pakikipagdigmaan, manatili lamang sa kanilang kalupaan. Di sila tinantana ng kalaban, hanggang sa tuluyan nga silang nasakop at ipatapon sa iba't ibang kaharian at bansa, bagay na nananatili hanggang sa kasalukuyang panahon. Ito ang Dome of the Rock,
isa sa pinakamatibay na simbolo ng patuloy na hidwaan na namamagitan sa Israel at mga kalabang bansa nito. Ang lugar na ito ay siya rin kinatitirikan noon ng templo ni Solomon na siyang sentro ng pagsamba ng mga Hudyo noong panahon ni Kristo. Sa katunayan, isa sa mga propesiya ni Kristo ay ang pagkawasak ng templong ito, pati na ang pagkawasak ng Jerusalem, bagay na nagkatotoo. Sa aklat ni Lucas sa Bagong Tipan, iniyakan ni Kristo ang batid niyang sasapiting pagkawasak ng templo at ng buong Jerusalem, bagamat walang naniwala sa kanya. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway, palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sa lugar na ito, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Pitumpung taon nakaraan ang propesiya ni Jesus, sinunog at winasak ng mga sundalong Romano ang templo. Plinander ang sagrado at mamahaling kasangkapan sa loob at pinatay ang lahat ng mga Hudyong natagpuan sa lungsod ng Jerusalem. Ang mga nabuhay nagsitakasan sa karatig bansa. Ang bansang Israel naglaho sa mapa. Ang propesiya ni Jesus nagkatotoo. The nation of Israel is supposed to declare God to the whole world. They were supposed to be the missionaries to the world. Problema sa mga Jewish people, they failed miserably. They did not follow God's plan. For them, they just kept God to themselves, and they became corrupted. Bad example. That's why God said, He also knew what's going to happen. He said, you will be dispersed. So look at what God did. He proved that the Bible is accurate. He proved that He is God by declaring what will happen. Now, show me any other religion that has prophecy. Yung tinatawag nating Wailing Wall, where we see Jews press their palms on this wall, is actually the Western Bank, the Western Wall of what used to be their great temple, what used to be the very symbol of their covenantal relationship with the Lord. Ang Wailing Wall ang itinuturing ng mga Hudyo na siyang pinakabanal nilang religious shrine. Ang pader na ito ay siya na lamang natitirang bahagi ng bakuna ng ikalawang templo na itinayo ni Herod the Great noong 515 BC. Tinawag nila itong Wailing Wall o dingding ng pananagpoy dahil inilalarawan ito ang matinding pagdadalamhati nila sa pagkawasak ng kanilang ikalawang templo. Subalit hindi pa natapos sa pagkawasak ng templo at ng buong Israel ang hagupit ng parusang inabot ng mga Hudyo sa kamay ng Diyos. Sa sumunod pang 2,000 taon, nakaranas sila ng matinding persekusyon saan mang dako ng mundo sila mapadpad. Ang pinakasukdulan nito ay nasaksihan nito lamang nakaraang siglo. Ang extermination o malawakan at sistematikong pagpaslang sa mga Hudyo sa pamumuno ni Adolf Hitler ay walang katumbas ang kalupitan sa modernong kasaysayan ng sangkatauhan. Noong World War II, sa ilalim ng Nazi Germany, ipinasona ni Hitler ang lahat ng mga may lahing Hudyo sa kanyang mga nasasakupang teritoryo at ipinalagay sa mga concentration camp. Bata, matanda, lalaki man o babae, siksikang ipinasok sa mga gas chamber upang patayin sa pamamagitan ng pagkalason. 6 milyong Hudyo ang namatay sa panahon ito ng Holocaust na tumagal ng 3 kalahating taon mula December 1941 hanggang Mayo ng 1945. Ito ang eksaktong haba ng panahon na inihayag ng propetang si Daniel noong 600 BC.
Natapos lamang ang Holocaust matapos magsanib puwersa ng mga bansang kanluran upang labanan si Hitler at ang kanyang sandatahan. Ngunit nang mangyari yun, marami na ang nalagas na buhay. Ayon sa ilang pagtataya, halos isa lang sa bawat 6 na Hudyo sa mga bansang sinakop ang nakaligtas. Pamipamilya ang nakitil at maraming salinlahi na mga Hudyo ang naudlot. Ito ang Yad Vashem Museum o Holocaust Museum na itinayo sa alaala ng 6 milyong Hudyo na pinagpapatay ng mga Nazi noong World War II. Sinasabing kasama raw ito sa mga propesiya ng propetang si Ezekiel tungkol sa matinding pagdurusang pagdaraanan ng mga Hudyo sa mga huling araw. Pero kakabit daw ng pagdurusang ito ang pangako na ililigtas daw ng Diyos ang bayan ng Israel.